Ayaw mo sa akin yung daddy mo. Parang si inay, ayaw din sa akin. Mahal kapatid mo siya, pero hindi ko anak. Naiintindihan mo? Sinasaktan mo ako doon, kaya ako gumanti sa'yo para maramdaman mo ang sakit na ginawa mo sa atin! Tumigil lang kayo pa pwede ba? Bakit ba kayo nagdidesisyon para sa amin ni Malo? Para kami mga tao-taohan, papagalawin niyo lang kami kung kailan niyo gusto, kung anong pumasok dyan sa isip niyo. Sige na, ako na lang, Yaya. Nag-lansya ka kanina. Ay, ano ba naman yung pinalansya ko? Uniform mo lang. Sige na, anak. Sige na. O, oh, sige na. Sandali. Maghugas na ako kamaya. Na. Ginagawa mo dyan. Nag-lipstick lang. O, hayaan mo lang ako na. Sige na. Umakyat ka na at mag-aral ka na. Sige, sige na nga. O, sige. Bahala ka na dito, ha? Bahala na. Good night. Okay. Lourdes! Oy, Lourdes! Kung marinig ka na, ligpit mo itong mesa. Nakita mo naman kumakain pa ako eh. Basta ka na lang tatayo. Kung ano-anong pang pinagagawa mo dyan, halika nga muna! Ligpitin mo na to! How was your day, Ian? Okay lang. Kumain ka na? Pagkain muna kita, ha? Ah, huwag na, huwag na. Sige, binara ko na lang. Pagpatuloy mo yung hagawa mo. Okay. Sinidip lang kita, eh. Okay, Dad. Okay. Night. Mamaya na yan. Tulungan mo muna ako maglinis nito mga lahas. Eh, inay, may test mo kami bukas eh. Anong test? Sinabi ng tulungan mo ako maglinis dito eh.
Tsaka na, pag hindi na ako nakabenta ng alahas at wala ka na makain, at saka mo idahilan sa akin yung mga test-test na yan. Sige na. Requirements sa eskwela eh. Buti nga ngayon, medyo maluwag-luwag na ako, kaya pwede na akong dumalaw galang dito. Ang dasa na inay? Eh, umalis eh. Anong oras daw siya babalik? Mamaya pa siguro yung gagabi niyo kasi magbebenta daw ng alahas eh. Atinda. Isukat ito. Akin to? Oo naman! Ay, ang ganda. Baka naman mahal to, ha? Ano ba yan? Ito. Ito naman kay inay, bigay mo to sa kanya, ha? Bakit? Oh, baka wala ka ng pera. Meron pa. At saka kung maubusan, di hihingi ulit ako kay daddy. Ano yun? Hindi bali na lang. Saka na lang. Malo, ano ba yan? Magagalit ako niyan. Bihira lang tayo magkita. Ano yun? Kaya naman ako sa'yo, lagi na lang ako nangihingi. Kailangan mo ng pera. Magkano? Eh, kasi ate, kailangan ko ng kulit ng uniform para sa PE. Nagsabi naman ako pa inay, kaya lang hindi naman ako binigyan eh, dahil yung luma na lang doon suotin ko. Magkano yung kailangan mo? Pero, ano mo, kung ako lang, kahit huwag na lang ako bumili ng bago. Kaya lang, yung instructor namin eh, pinapagalitan na ako dahil sabi niya, ako na lang daw hindi naka-uniform tapos tatlong buwan na raw. Magkano nga ang kailangan mo? Ano ka ba? Kasi nakakahiya sa iyo eh. Ito naman oh, ganyan talaga pag nag-aaral. Pag high school ka, ganyan. Pag college, ganyan din. Nagdaan ako dyan. Magkano? Eh, bahala ka na. Ayan. 300 yan. Yung sobra, itago mo na pambaon mo, ha? Tapos itong 200, ibigay mo kay inay. Pandagdag sa gastos niyo dito kung ano man ang kailangan ninyo. Ate, baka naman naubos na namin yung pera mo. Huwag mo intindihin yun. Sasabihin ko kay daddy, bumili ako ng libro. Kinakamisa ba ako ni daddy? Busy kasi siya ngayon eh. Hindi kami masyado nagkakausap eh. Pero okay lang yun. Salamat siya. Walang problema. Basta kung meron ka pang kailangan, magsasabi ka lang sa akin. Huwag ka na mahihiya-hiya, ha? Okay, ba? Tapos sa kanya. Mag-aaral ka ba mabuti? Thank you.
Tinawagan ko yung kaklase niya eh. Wala naman ho doon. Yung mga ibang barkada niya, sina, mga pangalan, sina Tetet, sina Lalay. Esther, tumawag na rin ako doon sa dalawang barkada niya nung high school pa siya. Wala ho doon. Eh, si Tetet naman nasa abroad na pala eh. Si Lalay naman ho, may karamdaman. Wala naman doon dumadalo na barkada. O, ditiyak na wala doon si Eileen. Hindi ba tumatawag kanina si Eileen? Sigurado ka? Sir, hindi pa ho. Ang bira naman. Saan sumuot yung batang? Hi, Dad. Oh, anong oras na? Sorry, Dad. Ano ba? Mag-aalas 12 na. Nasa kalsada ka pa. Eh, kasi Dad... Kasi Dad, nakahiyaan kami mag-disco eh. Oh. Eh, kasi kakatapos lang ng exams namin. Parang night out ba? Oh, eh, bakit? Tumawag naman si Minerva sa mga kaklase mo. Nasa bahay naman silang lahat. Hindi, Dad, kasi hindi naman yung mga kaklase ko dati. Hindi yung mga kaklase ko ngayon ang kasama ko. Yung dati pa, nung high school, si Lala. Minerva, sabihin mo nga sa kanya yung tungkol kay Lalay. Eileen, si Lalay may karamdaman at wala rin dumadalo doon markada. O baka naman si Tete. Para sabihin ko sa'yo, si Tete wala na rito, nasa abroad. Eileen, huwag mo akong lolokohin ha. Ikaw, hindi kita pinag-aaral para gumawa ng kalokohan. Gusto ko makatapos ka. Hindi yung baka nakikipagligawan ka na, tapos lolokohin mo pa ako na ang kasama mo, mga paparkada mo. Magsabi ka ng totoo, saan ka galing? Saan ka galing? Sabihin mo sa akin. Sasagot ka ba o gusto mong isang linggo kang nakakulong dito sa bahay? Dad, pag hindi ho boyfriend, pag wala pa akong boyfriend, magagalit ba kayo? Hindi, basta magsabi ka ng totoo. Tsaka hindi ka gumagawa ng masama. Ano po ba ang masama sa inyo, Dad? Ano pa, hindi yung mga damo, yung mga bawal na gamot, yung pagkikipagligawan, yung naglalakwat siya. Ano, sabi mo sa akin, saan ka nanggaling? Yun lang, Dad. Alimbawa, wala akong boyfriend, tapos wala dun sa mga sinabi mo yung ginawa ko, hindi ka magagalit? Hindi, basta hindi ka gumagawa ng masama, basta totoo, sabihin mo. Dumaan po ako kay Malu. Malu? Si Malu, Dad, yung kapatid ko. Tapos, inintay kong dumating si Inay kasi gabing-gabi na siya umuwi, pagod na pagod nga dahil walang nabentang alahas. Hirap na hirap sila ngayon, kailangan nila ng pera. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag ka nang pupunta ron? Dad, sabi mo, hindi ka magagalit, hindi ba? Wala naman akong boyfriend, wala akong masamang bisyo. Wala, Dad, hindi ako umiinom. Tsaka kapatid ko naman yung dinalaw ko eh. Tsaka nanay ko yung hinintay ko. Ewan ko ba sa inyo? Duster na binigay ng ate mo. Tsaka na yung ano, yung dalawang daan mo na inabot ko sa inyo kanina. Kaharap pa nga si ate, di ba? Oo nga. E ikaw, ano binigay sa'yo ng ate mo? Wa. Ano ba? Ako ba papagurin mo sa kakatanong? Yung blouse.
At saka? Saka, Nay, nakiusap ako kay ate na hindi na ako ng pambili ng uniform dahil pinapagalitan na ako ng teacher. Magkano? 2,000 ho. 2,000 lang? Opo. Ang akin na? Ho? Akin na yung 200! Eh, Inay, pambili mo ng uniform yun eh. Ano uniform, uniform? Bakit palamon ko pa sa'yo yung uniform na yun eh? Akin na yung 200 dali! Hindi pa binigyan naman kayo ni ate ng pera. Bakit pati 200 ko yung sisilipin mo pa? Akin na yung 200, dali. Ibigay mo na sa akin. Ano? Kikilos ka ba o baka gusto mo tamaan ka? Akin na yun at hindi mo rin naman mapapakinabangan yun dahil hindi ka napapasok. Wala ka na pang tuition. Tsaka isa pa, di ba pagkatapos mong mag-aral, magtatrabaho ka rin naman? Pwes meron na akong nakuhang trabaho para sa'yo. Kaya, hindi mo na kailangan pumasok pa. Ano para, ano pa yung pag-aaral? May trabaho ka na. O di, akin yung pera, dali. Akin ang 200. Akin na! Kailangan nila ng pera. Kaya nga kanina yung allowance ni, na binigay ni Daddy, binigay ko na rin sa kanila. Oo, oh, hindi bang binigyan ka ng Daddy mo kanina? Oo nga eh. Tapos nag-podshot pa ako. Kasi naman kayo, Yaya, bakit naman tumawag-tawag pa kayo dun sa mga kaibigan ko? Ay naku, Diyos ko naman bata ito. Eh, paano naman? Nagwawala na ang Daddy mo. At ako naman, labis naman ako nag-aalala, ating gabi na wala ka pa. Naku, uli-uli, pag sa ganyang pagkakataon, eh pagsabihan mo naman ako at pag-usapan natin kung anong sasabihin mong alibay na hindi naman tayo nabubuko. Kasi naman, hindi ko alam na gagabihin ang uwi ang inay eh. Oh, eh kumusta nga pala nanay mo? Yun, nakakaraos kahit papano. Eh si Maria Lourdes naman, naawa nga ako eh. Alam mo, Yaya, hanggang ngayon, third year high school pa rin siya. Huwag ba hindi naman siya bobo? Ewan ko ano nangyayari doon. Ni walang gamit, ni walang libro yata. At saka yung uniform niya, puro sulse. Kaawa-awa naman. Kasi naman kasi si Sir eh. Yaya, bakit ganun? Bakit hanggang ngayon galit na galit ang daddy kay inay? Tapos pati kami tuloy nadadama eh. Para kaming ayop, mga aso o pusa pinaghahatian, isa kay inay, isa kay daddy. Eh paano yun kung gusto namin magkasama ni Malu? Serving spoon, ha? Ah, ito na. Ako, kabata ko, nagtataranta ako sa'yo, oo. O, ayan. Sige. Thank you. Wala ba yung serving spoon? Wala eh, nagmamadali. Ito dahil, sandali. Kalimutan ko kasi eh. Mm-hmm. O, ayan eh. Oh. Ano mang dami-dami niya?
Talagang pinatataba mo ako, no? Mapipilitan na naman ako mag-jogging yan. Oh, Dad, sabay tayo. Dad, sorry ha. Sige na, bati na tayo. Eh, ikaw naman kasi. Alam mo nang ayaw ko, ginagawa mo pa rin. Kasi lang, Dad, namimiss ko lang sila eh. Pero promise talaga, hindi na, Dad. Talaga? Talaga. Basta huwag ka lang magagalit, ha? Talagang talaga. Promise, Dad. O, oh, sige na. Hindi na talaga ako uulit na hindi ako magsasabi sa'yo. Ikaw talaga, puro kayang-kaya mo kong lukuhin, ha? Eh, Dad, joke lang yun. Joke lang. Nagdala ako ng groceries na eh. Konting dilata, mga sabon-sabon niya dyan. Kumusta na ko kayo? Ay. Oh, Malu, bakit? Ano? Ayan, umaarte lang yan eh. Kasi, yung perang binigay mo sa kanyang pambili ng uniforme, kinuha ko muna. Ang sabi ko, ibayad muna namin sa kuryente. At saka na lang siya bibili ng uniforme kapag nakabenta na ako ng alahas. Malubayaan mo, pag nakaipon ako ulit, bibigyan kita. Nay naman eh, susunod kung may kailangan mo kayo, sabihin niyo na lang sa akin. Kailangan na ni Malu yung uniform niya eh. Paano naman anak, nahihiya na ako sa'yo. Ito naman kasi yung drama-drama, huy! Tigilan mo na nga yan! Pumunta ka na lang sa tindahan. Ibili mo ng soft drink at biskuit ang ate mo. Sige na. Palista mo na lang. Hindi na. Ito na. Ito na, Nay. O, Malu. Bumili ka na rin kung anong gusto mo sa tindahan, ha? Ano, anak? Kumusta naman? Ito, Inay. Patakas-takas pa rin. Kayo. Ay, eto. Yun yung ibang alahas, sinuli ko na muna at wala akong bumibili eh. Para bang ang hirap-hirap na ng buhay ngayon. O ikaw, halos isang linggo ka na hindi nakadalaw. Kasi inintay ko pong mabigyan ako ng allowance ni Daddy para naman may konti akong may abot sa inyo. Ito ngayon, binigay mong pera sa akin. Binabudget ko ng husto para lang kumasya sa aming magina. Nay, hindi na ba talaga kayo magkakabati ng Daddy? Naku! Wala na yan. Tapos na yan. Ano ba ito mga tinamili mo? Ay, sabons, pag-edadas, kailangan. Salamat, anak. Salamat. Alik mo niya, sumayakap naman kita. Ang ganda-ganda mo. Dalagang-dalagang. Na-miss ko na nga kayo, Inay. Ay, naku, lalo na ako. Miss na miss kita. You're gone. Yes, you're gone. Yet it's now a normal relationship. You fall in love. You live together. You build a relationship. And eventually the passion has diminished. Dad, I'm not going to go. Ah. Ewan mo. Ano ba yan?
Eh, di ba naman yung mga loko to? Kung ano lang pinagsasabi, pero nakakatawa. This is a good thing. Ano yung title niyan, Dad? Hindi ko nga alam. Kasi binuksan ko yung TV, yan ang kalabas eh. Ano ba yan? Tiga mo yung stasyon. Dad! Kanina pa yan? Dad, kailangan ko nga pala ng pera. Dad! Dad! Ha? Kailangan ko ng pera. Ah, saan? Dad, meron kong binili eh. Dress it up, get the candy bar, put on a show. Gaga! Pera rin yun! Inay naman eh. Anong inay naman? Ano? Inay, ayoko kasi mag-hostess eh. Anong mag-hostess? Mag-waitress ka lang, Gaga! Eh, miss ka naman, ayoko magtrabaho sa beer garden. Anong hindi? Oy, hindi ka na pwedeng humindi dahil malaki ang utang ko sa kanila. Natatandaan mo yung dinispal ko kung alas? Dahil lang kailangan ko ng pambayad ng tuition mo? O ayan, sumisingil na sa akin. Kaya ikaw din naman ang gumamit ng pera kay Biara, no? Ay, Nay. Ipang trabaho na lang. Wag lang yun. Ayoko talaga. Uy, ha? Basta't susundin mo ko, ha? Magbihis ka. Dalian mo. Nakauo na ako sa mga taong yun. O ito. Ito na. O ito, suit mo. Yung binigay ng ate mo. Wag na lang mo ito. Iba na lang mo. Iba na lang? Iba na lang mo susuotin. Ate na yan? Wag mo ito. Kasi bigay mo ni ate ito eh. May tinatago ka dyan, ano? Hindi, wala. 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 Ay, wala naman talaga eh. Ikaw, ha? Ko? Ikaw, ha? Marunong ka na magtago sa akin, ano? Kinupit mo ito, ano? Kailan mo pa ako nilanakawan? Hindi na eh, bigay ni ate. Anong bigay ni ate? Kinuha mo sa akin to? Hindi ho, bigay yung ate yan. Hindi naman ako namumupit eh. Kabukto, sinuwalin ka ha? Ay naman eh. Sinuwalin ka na, wag nanakaw ka pa! Ayan! Ayan, isuot mo! Eh, naiyoko talaga eh. Tinatanong ayaw mo akong sagutin eh. Alam ba ng nanay ito? Ha? Ate. Si inay eh. Anong si inay? Si inay. Ate. Ilayo mo na lang ako dito. Ayoko na dito eh. Ha? Anything goes! The times have changed, and we've often rewound the clock. Since the Puritans got a shock when they landed on Plymouth Rock. If today any rock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth
Dad, di, pwede ba kita makausap? Itong kusa. Tungkol sa atin. Sa akin, sa inyo. Ano yan? Tungkol kay inay at saka kay Malu. Dad! Pwede ba, Erin? Huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa mga taong wala nang kinalaman sa ating buhay. Dad, please. Sandali lang, please. Patulog ka na, ha? At huwag nang isipin ang tungkol sa kanila. Dad, kasi naaawa ako kay Malu. Hindi na tama ang ginagawa sa kanya ng inay. Wala akong pakiala. Kahit kausapin mo lang ang inay, Dad. O kaya tulungan mo sila. Anak mo din naman si Malu, eh. Hindi ka ba titigil? Matulog ka na, eh. Dad, kung hindi ka kikilos, ako ang gagawa ng paraan para tulungan ng kapatid ko. Ganito ka gaga! Nay! Eh, Nay, huwag yun na naman ako pabalikin doon. Ayoko na. Anong ayoko, ayoko? Bumalik ka doon, ha? Bumalik ka doon. Mag-sorry ka doon sa customer. Halika, halika. Nay! Ako nang bahala makipag-usap sa Nay, huwag na naman doon. Ano, huwag na? Huwag na naman doon. Nay, ayoko na. Inay! Inay, ano ba yan? Inay, ano ba yan? Hoy, huwag ka makialam dito, ha? Problema namin yung mag-ina to. Tama na yan, inayo. Wala, sira din ang huwag ka makialam. Rudes, ha? Tatawaan ka sa akin mamaya! Subukan mo, inay. Subukan mo saktan ulit si Lutes. Ako na ang kalaban mo. Mm-hmm.
Good morning, Dad. Dad, nainit yung coffee mo. Dad? Dad, sorry na sa kagabi, ha? Sorry na talaga, ha? Kasi naman, Dad, naawa lang talaga ako kay Malu, eh. Pero promise, simula ngayon, walang-wala ka nang maririnig kahit na ano tungkol kay Inay tsaka kay Malu. Promise yan, Dad. Ay, nako, Eileen. Sorry na. Sige na. Kailan ba ako nakapagmatigas sa'yo? Alam na alam mo namang mahal na mahal kita, eh. Kahit kung minsan, napaka-maltita mo. Ay, thank you. Thank you. Sige, breakfast na tayo. Gusto mo nito, Dad? Yeah. Dad, ano sana? Sana maghanda tayo mamayang gabi. Mag-celebrate tayo. Bakit? May nakalimutan ba akong okasyon? Wala. Eh di... I-celebrate natin yung ano, yung pagkakabati natin. Ha? Sige, sabihin mo lamang kay Minerva. Yaya, ayan ha? Nadinig mo ha? Ikaw talaga, oo. Eh, kaya hindi makatanggi sa'yo si Sir eh. Para kang pusa akong maglambing. Dad, bibili kami ng ano ni Yaya ng cake, ng pansit, at saka ng ice cream. Tema na. Ano ba talaga okasyon? Layo pa naman ang birthday mo. Di basta. Meron lang tayong dapat ipag-celebrate. Sige, sige. Basta, dahan-dahan ka lang. Diretso. Ano naman maumpag ako? Kaliwa. Are you ready? Kanina pa nga eh. 3, 2, 1. Taraan! Hi! Welcome home, Malu. Welcome home. Welcome home, Malu. Simula ngayon, dito ka natitira. Ate, makakaiyak ka naman eh. Ano ka ba? Basta, ang gusto ko maging masaya ka. At saka ang gusto ko lang naman dito ka lang tumira, magkasama tayo eh. Salamat ha. Ba't ka lang pa? Umiiyak kasi. Ikaw kasi, para kang gaga, umiiyak. O itong si Ayaw, umiiyak. Ang ate mo ang mastermind yan ha. Sige. Oh. Ate, salamat ha. Ay, Ali Minerva, salamat. Sige. Naku, tama na yan. Salamat, salamat. Kumain na tayo o mag-iiyakan tayo. O ito. Ibigay mo yung manis ka din. Ano yan? Kuha. Ano, tapos pag-ihiwak ka ng cake at hinihanda para sa iyo yan. Yeah! Ikaw din. Sige. Akin ito. Anong gusto mo? Ice cream? Ayan. Oo, gusto ko yan. Excuse me. Ate? Ayan, daddy mo. Naku, huwag mo intindihin yun. Mamaya pagdating niya, akong bahala sa kanya. Kunahin ko ito. Gusto ko. Sige. Bukong masarap yung cake na yan, ano? Yaya, umupo ka na rin dyan. Kunahin ka na. Mamaya na. Sige, nakain na. Matutuwa ko. Usog kayo. Ang sarap. Gusto ko ito. Imported ba ito? Oh. Hindi. Ano lang yun? Ito sa Bings Local.
Localistic. Ay, napansin mo talaga. Sumunta. Hi, Dad. Good evening. Oh. Ba't di niyo ako inintay? Alas mga ngalahati na yun, Kek. Kala ko ba mag-celebrate tayo? Sorry, Dad. Kasi kanina, ewan ko ba, pagdating ko sa eskwela, gutom na gutom ako, kaya hindi na ako nakatiis, kumain na kami ni Yaya. Pero alam mo, bala ko talaga sabayan ka ulit ngayon pagkain. Gusto mo ngayon, ha? Bakit? Nagpapataba ka ba? Hindi naman, Dad. Pero hindi pa ako masyadong busog, eh. Sige, hindi bali na. Total, nagkaroon kami ng conference, tapos nag-serve sila ng dinner, kaya medyo busog pa ako. Tsaka alam mo, magkakaroon na naman ako ng raise. Kasi mapopromote ako, eh. Yung kasing dating assistant branch manager namin, magre-resign na. Matanda na kasi. Akong papalit sa kanya. Oh, Dad, matanda ka na rin, di ba? Ano ba ito? Nibiro na naman ako. Congratulations, Dad. Another celebration yan, ha? Ah, siyempre. Pero ngayon, tapusin mo na pag-aaral mo para pag tumaas ang mga grades mo, double celebration, sabay na natin. Ay, yeah. Ayoko ng double celebration. Okay. Dapat wala. Iba yung race mo, iba yung mataas na grades. Ayaw mo malamangan, ha? Oh. Oh, sige, sige. Ha? Papahinga muna ako. Okay, Dad. Okay. Good night. Night. Study hard, ha? Yes, Dad. Malu. Labas na dyan. Wala na. Ha? Wala na? Wala na. Di ka na. Sigurado ka? Oo, wala na. Hindi na babalik yun? Hindi na. Isang beses lang dumaan yun paggabi dito sa kwarto. Pawis na, pawis ka. Teka, magpalit ka na ng damit. Ayan, no? Pawis na, pawis ka. Buti pa kayo ng daddy mo. Ang saya-saya ninyo, no? Mahal lang kami. Mahal na mahal ka ng daddy mo, no? Daddy ko, daddy mo rin. Ano ba yan? Eh, ayaw naman sa akin ng daddy mo. Parang sa inay, ayaw din sa akin. Mo ilaw para hindi ka nasisiro sa pagtulog. Sweet dreams. Dream of daddy, ah?
ginagawa mo? O paano? Dad? Sino yung natutulog doon sa... Dad? Efren! Efren, walang iyak ka! Buksan mong gate! Lumabas ka dito! Sorry mo sa akin ang anak ko! Dad, si Malu po yun, kapatid ko. Efren! Efren! Ibalik mo sa akin si Malu! Efren! Ano, lalabas ka ba? Uwawa sa akin ko itong gate mo! Efren! Hoy! Minerva! Minerva, buksan mo ito! Buksan mo itong gate! Dali! Papasukin ko yung magaling mong amo yan! Eh, ma'am, huwag naman po. Eh, nakakayaw siya ng kapitbahay. Kaya nga! Papapasukin muna ako na hindi ako nagsisisigaw dito! Ako eh, huwag mo, ma'am. Anggan mo si Sir eh. Bukas na lamang mo. Anong bukas-bukas? Buksan mo nga ito ngayon din! Eh. Ano? Ha? Bubuksan mo ba ito? Eh. O aabangan kita dito araw-araw? Ha? At babalikin ko yung leg mo! Umayos ka dito, ha? Daya! Dito ba sa nanay mo? Dapat! Ba? Bakit ba, Daddy? Ano ba? Anong bakit ba? Hindi sa akin yan, batang yan! Daddy, kapatid ko si Malu at anak mo siya! Hindi ko siya anak! Hindi, ha? Daddy? Maaaring kapatid mo siya, pero hindi ko anak! Naiintindihan mo? Halika dito, mga aga! Ikaw! Halika dito! Tiyan mo na! Tiyan mo na! Tiyan mo na! Hindi ba may usapan na tayo? Kahit kailan, di kayo! Magpapakita mag-ilid din sa pamahay ko! Oh! At nagkasundo rin tayo sa iyo si Aileen, sa akin si Malo. Ngayon, kinukuha mo silang dalawa! Wala akong balak na kukupin ang babaan niyan, ha? Bastos na mga ito, ha! Aray! Pagsalitaan ako ng masama, ha? Ikaw ang una na maliwa, hindi ako. At hindi lang minsan. Maraming beses mo akong niloko. Gumanti lang ako sa'yo! Eh, wala mo mawala sa akin, lalaki ko eh! At ano, ako'y babae lamang? Hoy, pare-pareho tayo, may damdamin. Sinasaktan mo ako noon, kaya ako gumanti sa'yo para maramdaman mo ang sakit na ginawa mo sa akin! Pero tapusin na natin ito, ha? Kunin mo niya ang anak mo at lumayos kayo sa harap ko, ha? Huwag na at saka huwag mo na ibabalik sa akin pamumuha ng babae ko dahil baka hindi ako magpapigil, mapatay ko ba yan? Nay, nagsasak na na ako, Nay. Tama na naman. Si Malu, halika, halika. Lapitan mo ang kinikilala mo at pinapangarap mong tatay. Narinig mo kung paano ka nilait. Ayun, titigan mo. Sa unang tuloy sandali, titigan mo ang tatay-tatay mo! Ay, tama na naman eh. Pwede ba lumayos na kayo? Sige na, lalis ka! Hoy! Huwag mo mong sisigawan! Kiminsan, hindi ako umasa sa'yo magmula na magkahiwalay tayo! Tama na naman yan, oh! Tama na! Alika na! Alika na! Huwag ka na! Huwag ka na! Huwag ka na! Huwag ka na! Kumbala! Huwag ka! Wala ka! Wala ka! Ano ba kayo tingin? Ano ka na kapit? Ayaw ka na! Ate! Hindi naman kami mga hayop pa na pwede niyong paghatian na pwede niyong ipamigay! Nasasaktan din kami! Kung kayo nasaktan kayo noon, nasasaktan din kami! Dad, hindi ko naman alam kung bakit kayo nagkahiwalay ng inay eh. Basta alam ko, natatandaan ko lang bigla nyo nalang pinalaya si inay. Tapos nabalitaan ko kay Yaya na meron daw akong kapatid. Eh, gusto ko magkaroon ng kapatid eh. Kung kayo mo ayaw niyo sa kanya, ako gusto ko. Tinay, kung ayaw niyo sa akin, kasi nakuha niyo ako ipamigay noon, ako gusto ko pa rin ako sa inyo. Pero gusto ko magkasama kami ni Malu. Gusto ko kasama ko siya. Mahawak-hawak ka ng anak ko! Agla ko rin si Aileen! Magmula nang iniwan mo si Aileen, anak ko na lang siya! Tumigil na kayo pa, pwede ba? Bakit ba kayo nagdidesisyon para sa amin ni Malu? Para kami mga tao-tauhan, papagalawin niyo lang kami kung kailan niyo gusto kung anong pumasok dyan sa isip ninyo!
Hindi naman kami laruan eh! Basta, tapusin na natin to, ha? Basta umalis na kayo mag-ina at wala nang gulo, para mawala nang gulo. Kung hindi nyo kinuha si Manu, wala sanang gulo. Kaya mo, umalis na kayo eh! Hindi, ayoko na yan! Pinagbitiwan niyo si Manu! Ano ba? Pinagbitiwan mo! Hindi ka sino pabayaan! Hindi aalis si Manu ng bahay na to na hindi ako kasama, Daddy. Mas hindi ka pwede sumama sa kanila! Hindi ako sasama kay Inay! At hindi rin gamitin ka na sa bahay na ito! Saan kayo pupunta? Wala na kayong pakialam. Basta isa lang pinapangako ko sa inyo. Simula ngayon, hindi na kami pwede maghiwalay ni Malu. Hindi na! Aalis kayo? Kailangan ni Aya eh. Kailangan maramdaman nila kung ano itong ginagawa nila sa amin. Eh, paano naman ako? Eh, kasama mo ako, iiwan mo rin ba ako? Aya, intindihin mo. Intindihin mo ako. Basta, huwag mong pababayaan ng daddy ha. Asikasuhin mo siya ha. Sa iyo na lang si Eileen, Efren. Sa iyo na rin lang si Lourdes. Huwag lang sila mapalayo sa atin. Ayoko, Carmen. Hindi ko maaaring kukupin ang anak mo sa ibang lalaki. Anak mo si Lourdes, Efren. Anak mo silang dalawa. Sinasabi mo lamang yan dahil gusto mong kunin ko silang dalawa. Hindi mo na ako pwedeng lokohin ngayon, Carmen. Maniwala ka sa akin, Efren. Gawa-gawa ko lang lahat. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko. Dito ba mismo sa pamamahay ko? Sinadya ko lang yon. Alam kong maaga kang uuwi dahil hindi mo pupuntahan ang kirida mo. Nagpapunta ako ng lalaki sa kwarto. Gusto ko lang iparamdam sa'yo ang ginagawa mo sa akin. Gusto kong ipakita sa'yo na kaya ko rin ang ginagawa mo. Hindi ko nga lang magawa. Dahil inaalagaan kong pangalan mo, ang pamilya ko. Pero nagkamali ako. Eh, hindi ko alam, buntis pala ako. Dala ko pala ang anak mo. Si Lourdes. Anak mo si Lourdes, Efren. Carmen. Anak mo si Lourdes. Napakalaki ng pagkukulang ko kay Lourdes. Lahat ng galit ko sa'yo. Lahat ng pagkapuot ko sa'yo dahil sa nangyari sa akin. Lahat yun sa kanya ko ibinuntun. Kunin mo na si Lourdes, Efren. Kunin mo na silang dalawa. Thank you.
Malu. Tama na. Sorry ah. Dahil sa akin eh. Kukulong buhay mo. Malu. Itong tandaan mo. Kapatid kita. At hindi ko matatanggap na hindi ka nila mahalin. Hindi ko rin naman matatanggap na dahil nga sa akin. Shh! Tama na. Basta itong pangako ko sa'yo. Simula ngayon, hindi na tayo pwede magkahiwalay. Pangako ko yan. Thank you.